egg handling during incubation, kailangan nyo ding isulat kung ano yung mga nararanasan nyo, yung mga na-experience nyo kapag nag-incubate kayo ng itlog. Guys, isa sa importanteng tip na gusto kong i-share sa inyo ay kapag mag-incubate kayo ng itlog, kailangan nyo i-handling ang itlog 10 days simula nung inilagay nyo sa incubator. So, kailangan nyo i-handling para malaman nyo kung may similya o wala. Dahil yung iba, talagang walang similya or di kaya naman, sabi nga natin, mahina lang yung brood cut. Na ginagamit yung sa pagpapalahi, sa pagbibreed ng manok. So, hindi sila magiging sisim kapag sabi nga kapag walang similya, kahit gano'ng patakatagal yan sa loob niyang incubator niyo. So guys, nung nakaraan, nung kasamahan na itong napisaan nitong una, ito siya, kasi experiment nga, sabi ko nga. Ako, sinakwento ko sa inyo to. 15 eggs na nakalagay kasama na tatlo na itong itlog ng hatch. So, ibig sabihin 13. So, not bad kasi almost sabihin natin 60% kasi ito yung kasamahan niya ng napisa. No, wait. Meron pang dalawang season na anak nung hatch, yung na doon actually sa kulungan doon, isinama ko doon sa inahin na namatay yung mga anak niya kasi siya yung nagdimdim ng sarili niya. Sisiw niya is hindi healthy. So, after 3 days, namatay sila lahat. So, ang nangyari ganito, may napisa na dalawang itlog kasi una silang nilagay ko eh. Kasi yung unang itlog ng hatch rose ng Kelso, white Kelso. So, napisa siya actually. So, ibinigay ko doon sa inahin na yun. So, good thing naman is tinanggap nung inahin yung mga sisiw, yung dalawang sisiw. So, ayun siya. Inaalagaan niya yung dalawang sisiw doon sa loob ng kulungan. So, mamaya may video ko natin yun. So, ibig sabihin, 7 plus 3 equals 9. So, 13. So, ang hindi lang napisa is 4 lang. Ayun yun talaga yung hindi nagkaroon ng similya. Kasi sa pag-handling ko ng 10 days, meron naman siya actually na nade-develop sa loob ng itlog. Pero ang problema nito, hindi nagtuloy-tuloy yung development niya. So, pagdating ng 18 days, nag-handling uli ako. Parang, kumbaga sa ano, parang balot teroy na lang nangyari sa kanya. Hindi na talaga tumuloy. Pero, actually, ayan, 7 plus 3 equals 9. So, may 9 chicks tayo. Magkakasing ano lang sila. Kasing magkakasabayan lang. Una lang ng ilang araw yung dalawang sisiw na napisa yung hatch, yung wife. So guys, ganun nga guys, but if we talk about the record of that incubator, actually may pa-English-English pa, kala mo talaga, tara na nga. Ito sa yung record, pero hindi ko papakita lahat. Actually ito, yung mga ano, kasi pag ano ng incubator, ano siya, parang experimentation ang nangyayari, kumbaga trial, andun yung pinakang magpipil kayo sa una. Pero sa bandang huli, mag-aano naman kayo, mag-succeed din. Sabi nga, kailangan lang, kagaya na ito, may record ako. Yung set ng thermostat, kailangan yung i-record kung paano. Tapos yung actual na temperature na kailangan yung ilagay dun sa thermostat, yung isa sa thermostat. Para in case na halimbawa, kung kailan siya mag-go-on, kung kailan mag-go-off. Tapos yung proper egg handling during incubation, kailangan nyo ding isulat kung ano yung mga nararanasan nyo, yung mga na-experience nyo kapag nag-incubate kayo ng itlog para maging successful yung pinakang incubation nyo ng mga eggs na maraming mapisa kumbaga. Tapos regarding din sa pagpapalahi or breeding ng pagbibreed ng mga manok diba ko sasabungin na mas maganda magkaroon din kayo ng record ng kagaya niya markings, so ma-identify nyo kung anong lahi sila, kung kanino, kung sino ang tatay nila, sino ang nanay, kung lahi ba ng hatch o ng kelso or sweater or ano pa man mga bloodlines siya na
ginagawa niyong brood cock at saka brood hen. So, madali na para sa inyong identify kung alin kapag may, kung alin ang mga anak nila kapag may markings. Yan, kagaya nito, for example, itim natin, ROH, right out hole. 12 chicks siya. Tapos, born siya ng January 4, 2022. So, ano na siya, 3 months old na siya. Ayun nga, pinakikita so sa inyong nakaraan sa aking video, yung maraming mga sisiw na yon na 3 months old na na medyo sobrang gigilas na siya. Talaga magigilas na lang, hindi lang medyo. Kagaya yung itim na pinakita ko sa inyo, sobrang gustong gusto ko siya. Napaka astig, sabi nga. So guys, that's all guys. Abangan nyo guys yung mga video ko pa. Please subscribe, like, and share. And click the notification bell para guys, lagi kayong updated sa mga incoming videos ko. Salamat guys. Thank you for watching.